ng mga hayop, mga leon, mga tigre, ganun. Ayan. Kasi gusto kong maging Leong Guerrero. Alam mo, Mania, ito ha. Sa mga endorsements mo, may mga nakakasama ka din mga international stars. Kumusta kayo ni Jet Li? Medyo okay naman yung sama namin ni Jet Li. Marami kaming natutunan sa bawat isa. Actually, marami siya natutunan sa akin ng mga Tagalog na salita. Tapos, mayroon, medyo mahirap kasi yung Chinese na salita eh. Paano mo nasabi? Nailo kasi ako kagaya nung, basta may sinabi siya sa akin, ni hao, ganun. Eh, ni hao? May sinagot ko sa kanya kung ano, pork chop ba? O talong, anong gusto niya. Gusto niya magsabay na lang. Hey Manny, nung aming ni-recap ang iyong mga laban mula sa simula, karamihan, mga 12 rounds sa papatumba mo yung kalaban. The last time, 3 rounds lang si Morales, tumumba na. Kumusta yung laban yun ni Morales ngayon? Medyo mahirap kasi yung kay Morales kasi iba yung sitwasyon namin. 3 rounds kasi yun. Kasi pangalawang rounds pa lang, iba yung naramdaman ko eh. Yakap nang yakap sa akin. Talaga? Oo. Iba yung naramdaman ko, parang may feeling siya sa akin. Paano mo naman nasabi ito, Manny? Kasi may narinig ako, I love you, pare. Hindi ko alam kung paano natutong mag-Tagalog yun. Siguro, yun yung practice niya. Pero, hindi, joke lang naman yun. Kasi, ganun talaga, pag boxing, lala, pag imakap sa'yo, ibig sabihin, nagpahinga lang yun ng isang seconds, tapos, magsusuntok na ulit yun. Tama, normal. Pero, kapag niyakap ka ng kalaban mo, tapos niyakap mo din siya, tapos humigaan na kayo, hindi na boxing yun. Manny, ang makakalaban mo bukas ay isang napakabatang manlalaro. Kumusta ang preparasyong ginawa mo para kay Diaz? Marami naman, proper diet, tapos tumatakbo ko, takbo lang ng takbo, pero bumabalik din naman ako. Kasi mahirap naman yung takbo ka lang ng takbo ng walang patunguan. Baka mapagkamala naman akong sira yung ulo ko doon. Pero ngayon, mayroon akong ginagawa kasi kailangan may aso para lamangan ko yung aso, ganun. So, tumatakbo kang may kasamang aso? May kasama din akong aso, ganun. At saka kasama ko si Cockroach. Sino yung Cockroach? Hindi, si Coach Roach. Ah! Kala ko Coach pati EPS. Coach Roach. Nahirapan lang si Coach Roach, ganun. Manny, ito. Isa sa mga... Manny! Ito isa sa mga huli kong tanong. Si Diaz, kapag kinakapanayam siya, Manny, arami-rami niyang sinasabi. Parang ang sama-sama ng loob niya dahil kadalasan ang mga Meksikanong nakakalaban mo, pinapatumba mo, Manny. Parang gusto niya talagang mapatumba ka ngayon. Anong mensahe mo kay Diaz? Well, Diaz, it's up to you and it's up to me also. ano naman yun eh? Sinabi ko naman sa lahat ng mga nakalaban ko na mga Meksikano na hindi na talaga, huwag na talaga kayo eh. Kasi kaya ko naman sila inuubos kasi gusto ko talagang makabangga si Zorro. Teka, may tatanong lang ako sa'yo. Bakit? Ikaw ba talaga si Julius Bangaw? Bakit? Bakit mo natanong? Mas kamukha mo si Mitch Valdez eh. Ikaw talaga palabiro ka. Ito, bakit? Hindi, totoo po yun. Ikaw mas kamong Amos Villarde. Ito sa tali, Manny. Tuloy-tuloy tayo kasi medyo kailangan mo na magpahinga dahil bukas maaga pa ang laban mo. Meron ka bang nais pasalamatan? Well, pasalamatan ko siyempre lahat ng mga taong sumusuporta sa akin. Thank you very much for always supporting me. And sa lahat ng mga pumusta sa akin, thank you very much. Sa mga hindi naman pumupusta sa akin, buti nga sa inyo. At saka, ginagawa ko naman ito para sa lahat sa ating mga kapwa ko Pilipino. I want you to thanks God. Alam mo, Manny, kitang-kita sa mga nandito ngayon sa Las Vegas, Nevada, natuwang-tuwa sila. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, Manny, na hindi lahat natutuwa sa tinatamasa mo ngayon. Meron mga ilang kang detractors. Gusto kong pabagsakin. Sinisiraan ka. May iba pa nagpapakalat ng mga videos, pictures sa YouTube at through email. Ano masasabi mo yun ang papakalat ng mga pangit na balita through email? Actually, matagal ko itong kinigim-gim sa loob ko eh. Wala namang lahat katotohanan yun, lahat ng mga lumalabas na mga balita na yun. At mayroon lang akong gusto iparating sa kay email. Email kung ano man ang mga ginagawa mo, mga kalokohan na yan, lahat ng paninira mo sa akin. What's out? I will look for you.
Manny, sandali. Kasi yung email, hindi tao yun. Electronic mail. Email sa internet. Oo. Electronic mail. Electronic, kung nasaan ka man, sundan kita. Mga kaibigan, palakpakan po natin! Pool for Manny Pacquiao! Ladies and gentlemen, Kim Idol! Hindi ka naman talaga kamukha si Manny Pacquiao eh. Mas kamukha ko po si Jerry Peñalosa. Pero pag naka-long sleeve na akong ganito, mas kamukha akong araw talaga si Mike Villarde. Amen? Amen! Presyo, presyo. Sa mga kanang haliluya. Sa mga tao sa kamarga kong hanggin mo! Nakakalakad na ako! Hindi naman ako makakita! Sa bagay, ang mataas ang respeto ko dun kay brother na yun. At at least clear siya mag-preach. At saka talagang tago sa laman kapag nag-preach yun. Talagang mararamdaman mo. Lahat talagang tagasunod, nakikinig talaga sa kanya. Eh, may kumpara ko lang siya dun sa isang... Basta may isang pastor, hindi ko ma-recall kung ano yung pangalan. Basta hindi ko maintindihan talaga yung sinasabi niya. Harisot na pagkat sila manapareho sa mga demonyo! Sabi ko, ano ba yung sinasabi niyan? Harisot na pagkat sila ng mga diablo! One time nakaisip ako, ni-record ko, tapos i-plinay ko yung mabagal. Naintindihan ko ano yung sinasabi. Yung una sinabi niya, huwag daw tayo mananampalataya so kung saan-saan dahil papasukan at lulukuban tayo ng Diablo. Yun pala ang sinabi niya. Lahat sa sabay ko sa lahat sa mga kanigit ang pangalit ng Diablo! Tapos hindi ako niya nasa mga demonyo! Huwag daw mananalig sa mga demonyo. Yun lang palang ibig niya sabihin. Tapos biglang iiyak. Sabi ng mga followers, anong ginagawa? Ayaw mo, umiyak na rin tayo. Natutuwa rin po ako dahil napakarami pong tao ngayon, in fairness. Maraming salamat po ulit. Wala pong patumanggang pasasalamat ang gusto namin ipaabot ni Pokwan. Marami ng mga residente ang nagre-reklamo sa lugar na ito. Ito ang Balete Drive. Totoo ba talaga ito? O binabalot lamang ng hiwaga? Binabalot lamang ba ng hiwaga? Bakit hindi ba siya pwedeng kainin sa loob at kailangang ibalot? Totoo ba ito? O katang isip lamang? Bakit meron silang nakikitang babaeng lumulutang-lutang dito? Babae ba ito? O aparisyon? Bakit ba Balete lang tumutubo dito? Bawal ba ang puno ng santol, ang mangga, ang kamatis o ang alateris? At bakit walang nangangahos na magtinda ng balot, ng yosi, ng ice cream, ice candy sa gabi dito sa Balete Drive? Bakit nga kaya? Bakit? 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 Tunghayan natin ngayong gabing ito kung paano masosolusyonan ang babae sa Balete Drive. Ito si Rinaldo Policarpio Procopio, nag-uulat para sa Citizen Patrol. Bad trip naman to. Maabot ko na yung highest level ng score eh.